Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after. But may problema ako sa Mindanao. Nagpaputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagi siya sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians. So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs and they conducted an investigation and the police and the military and they told us it was drug-related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon yung maote. You better watch out for this. They are driven by Cebu. So, ang panggasto nila sa gera is really producing Cebu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So, it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac, and itong sa statistics ng military pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So, sinama ko sila, si Piñol, was the former governor of North Cotabato. He's the Secretary of Agriculture. He has with him immediately seeds for planting again. Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang Pagkor has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left to do only a maintenance and operating expenses for the office of the president, and of course its allied agencies. But this year, meron siguro akong maidagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So, the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, man lang nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan.
we return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department is making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Taguiwalo, Department of Social Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako kayong pumunta doon at kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then, nandito po si Secretary Alcuse. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Secretary, we have Lieutenant General Eduardo Anyo. He is the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ang pinakahipin nila. Humabol siguro. But he was with me. Of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito. Yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Ms. Bermejo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I have, that I gave to the other places, alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas, ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are northered and cultured by the hot and air current, wind currents, andyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer, mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for, yung mga targets just to impress people. Ayaw ko nang ganon. So, ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw. Kahit ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo. Philippines. And I know that I have to develop the country even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So, we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng
No, magmura pa. Gusto nila. Sabi ko, saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sa ila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are, Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulukan, iipitin ka namin dito. No? So it's, I don't know. Pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, alam mo naman yung NGOs sa Pilipinas, bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute. Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Eh, lalo na mag-contribute. Sabi ko, well, that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful one. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at every time na may gusto sila, pag malaman nila nagre-resist ka, nag-iinsulto kung ano-ano human rights. Look, human rights, 4 million addicts spread all out throughout the country. Ito ang ginawa nito sa mga inangyan. Ginawa nilang alipin ang kapwa-tao nila. Hindi sa slaves. They are reduced to being slaves, not to their fellow men, but to drugs. Alipin nila yan. Yan ang nakahindi ko matanggap. Yan ang away ko sa human rights. 4 million, sabi lang itong Amerikano, inantong yawa. They keep on worrying, sabi ko. You worry, how many? Ang napatay ng police, pati military. Bakit ako hindi ako napatayan ng sundalo, pati police? I lost 32 policemen. Ng military, it's about 56. Drug-related raids sa Mindanao. Maraming drugad, or yun ang gasolina nila sa terrorism. And maulti is IS. They have pledged allegiance to. At hindi ang away dyan. Pumasok pa itong isang problema sa druga. Tapos tinuturoan niya tayo, ito namang pasunod-sunod na mga gagong Pilipino, ipagpalit mo yung 4 million ng kababayan, kadugo mo nitong mga kriminal. Wala namang nagawa ito. Pinapakain mo. Ano bang kasalanan ng nanay pati tatay nito? What have they done to you to deserve such kind of... Gawain mo yung anak nila parang gago na. And there's a certain point in the use of drugs. Beyond that, pag nag-shrink ang brain, rehab is no longer possible. So I have been out of the 4 million at the liberal computation, bigyan mo lang ako ng 1 million na buang na. Anong gawain ko dyan sa mga yan? Gawain kong fertilizer. Magawa ko sa Mindanao yan dito. Hindi kayo magsumbong. Ayan ang problema natin. So, I'm not saying na you obey me. Far from it actually. So kung may problema tayo, tsaka may binitawan ako na salita, kindly ponder on it. Sleep on it. Tulugan ninyo at isipin ninyo. Hindi ko na kayo kailangan bulahin. I'm good for 6 years and that's it. And ang gusto ng Bicol, ang gusto ng Mindanao, and ang mga Moro, lahat, they want a federal setup.
Kasi pag ganito, ang appointment ng secretary ninyo o inyong register of this manggaling pa sa opisina ko. Kaya itong kamay ko na nigas na ito, hindi sa arthritis, sa kakapirma. Dito ko na hinawakan yung bullpen na gano'n. You know, I have to sign initially appointment 1,600. Yan ang dapat palitan ninyong sistema. But I assure you, at sinasabi ko kay Dante, the exponents dito, if after 6 years ako, but if after 3 years, nandyan na yung federal setup, pag binuto ninyo yan, my advice is ibuto ninyo yan, you will never find peace in Mindanao or the entire country pag hindi ninyo binigay yan. Wala talagang katapusan, believe me. Tagaroon ako. Doon ako lumaki. Pag hindi yan, pati Bicol would still magulo. But if you can have it in 4 or 3 or 2, then pag mag-election na, kaya may presidente yan, I will gladly step down. You have my word. If you can craft a constitution na federal in 2 years, we should begin by next year. After 2 years, meron yan at mapiplebisito, magre-resign ako. I will not tarry. I'll give up the... Nga, kung tanongin ninyo ako, Duterte, maligaya ka ba sa pagka-presidente mo? Sagutin ko kayo. Kayo na mag-intindi. Hindi ko kailangan itong trabahong ito. Pero magtrabaho ako. Kasi hinirang ninyo ako. Pero sabay mo, maligaya ako. Ito ang sagot ko sa inyo. Hindi ko kailangan itong trabaho ito. Yun lang. Pero kami magtrabaho. Walang problema yan. At lahat ng ano. I promised you, hindi kayo nakinig sa akin dito. Totoo, hindi rin ako napunta dito. Walang korupsyon. Sigurado yan. Sigurado yan. Brad nga namin, no? Dalawang immigration. Brad namin ni Judge Clavicillo. Taga San Beda. Binunisit ko. Talagang pinaalis ko. ERC. How can I trust them with fixing the rates kung magkano bayaran natin kung corrupt itong mga yawa na ito? So sabi ko, umalis kayo dyan. Add orders. LFTRB yung regulatory bodies, yung tigawa ng mga lisensya. 92. Hindi ko lang pinapabulis. Para wala ng padrama lang yan. Talaga, tanggalin ko baski sino. Sa executive department, there will be no corruption. And I will stop drugs hanggang saan makaya ko. Talagang tatapusin, walang makatapos nito. Pag ngayon, kanya-kanya na federal, everybody's concerns, yun mo. Kanya-kanya, problema nyo. Then I leave you with something that is really very, very heavy. Yan lang, pati criminality. Diyan sa Mindanao na yan. Ako ayaw kong pumatay. Ayaw kong makipag-away ng Pilipino. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, don't force my hand into it. Ako ayaw ko. I am not begging, but I'm maybe pleading for everybody ito. Sa drugs, itong mga Amerikano, itong maingay, simple lang. Gusto ninyong walang patay, o ripuntahan ninyo yan sila lahat. Alam ninyo dyan sa lahat ng barangay. Wala man kayo ibang trabaho, mayaman kayo. Go to them, pahintuin mo sila. Pag maghinto sila, wala nang pataya. Pero habang nandyan sila, to the last day of my, however long or short, I may be there. Pag presidente pa ako, until the last pusher is out of the streets, until the last drug lord is killed. Talagang papatayin kita. Mga putin ninyo, kayo ang ano. Kagaya nung sa Cebu, sa San Juan. Maswerte sila, wala ako sa Manila.
Kung ganun karami isang bahay na siya, talagang papatayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. Yung mga drug lord na isang warehouse, isang bahay puno ng droga, di saan niya pupunta? May mga anak ninyo, Pilipino, anong gawin? Gawin lang alipin. Alipin nila para pag magkapera sila. Ngayon, magnenegosyo na rin ng kanya yon, maghahanap ng biktima para sa kanya. So he has to sell to survive. So what happens to the country? It goes to the dogs. Huwag sa panahon ko. Huwag naman. Kasi kisihuda kung anong ibigay ng Diyos sa akin yan. Hindi ako hinto na. Basta kami magtrabaho. Kagaya ngayon, nandito kami. Trabaho lahat yan. Huwag kayong mag-alala, walang corruption yan. We will give you. Yes, 50 million, I may add another 50 million or 100 million. Basta walang corruption. And it's all yours. Huwag ba na? $1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang corruption yan. Mag-corrupt dito, pagkakinorap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sa labas. Oh. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Mag-kidnap ka ng tao. Mag-i-check. Magbigay na, tapos patayin mo pa rin. Ano klase? Kriminal, ganun. Kidnap ka ng babae. Babae pa, tapos. Magbigay na yung mga magulang. Ipapatayin mo pa, rapin mo pa. Di, tapon kita. Baba lang naman. Hindi ba taas? Kasi kung sa kabaan, kasi baka makaroon ka pa ng pako. Yan, tamang-tama lang yung hindi marinig yung bagsak. At totoo, ganun ang lingwahe ko. Kasi ganun talaga ang pagkatao ko. Ayaw ninyo. Pasensya. That is the... Ako po'y pupunta na. May seremonya kasi dyan, ceremonial gift-giving. You know, I am not really up to it. Ayaw ko yung may mga television, magpadrama ako na magbigay-bigay. Dalaya namin dito, kung sino yung disaster dito, ikaw magbigay. Huwag mong itapon sa akin yan, kaiba ang trabaho ko. Kung baga paano, tumatayo yung balahibo ko, nakukurnihan. Pamadrama, panahon ng ilibaske, panahon ng eleksyon, di ko ginagawa. Di ko ginagawa sa amin yan. Trabaho nila, di, sinong, ano ba yan, tinda o? Well, anyway, I have to take off. It's getting late. It's getting dark. I hope that I'd be still around to make another visit. Huwag naman sana yung may typhoon. But just an ordinary visit, just to say hello to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after. But may problema ako sa Mindanao. Nagpaputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagisan sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians.
So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs, and they conducted an investigation, and the police and the military, and they told us it was drug-related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon yung maote. You better watch out for this. They are driven by Cebu. So ang panggasto nila sa gera is really producing Cebu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac, and itong sa statistics ng military pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So sinama ko sila, si Piñol was the former governor of North Cotabato. He's the Secretary of Agriculture. He has with him immediately seeds for planting again. Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang Pagkor has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta, na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left to do only a maintenance and operating expenses for the office of the president. And of course, it's allied agencies. But this year, meron siguro akong may idagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department. He's making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Taguiwalo, Department of Social Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako kayong pumunta doon at kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then,
Nandito po si Secretary Alcuse. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Secretary, we have Lieutenant General Eduardo Anyo. He is the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ang pinakahipin nila. Humabol siguro. But he was with me. Of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte. Would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito. Yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Ms. Bermudo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I gave to the other places, alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas, ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are nurtured and cultured by the hot and air current, wind currents, nandyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer, mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for, yung mga targets just to impress people. Ayaw ko nang ganon. So, ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw kahit ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo, Philippines ha. And I know that I have to develop the country even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng magmura pa. Gusto nila. Sabi ko saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulukan, iipitin ka namin dito. No?
So it's, I don't know. Pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, eh, alam mo naman mga NGOs sa Pilipinas, sa bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute. Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Eh, lalo na mag-contribute. Sabi ko, well that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful ones. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at every time na may gusto sila, at malaman nila nagre-resist ka, nag-iinsulto kung ano-ano human rights. Look, human rights, 4 million addicts spread all out throughout the country. Ito ang ginawa nito sa mga inangyan. Ginawa nilang alipin ang kapwa-tao nila. Hindi sa slaves. They are reduced to being slaves. Not to their fellow men, but to drugs. Alipin nila yan. Yan ang nakahindi ko matanggap. Yan ang away ko sa human rights. 4 million, sabi ng itong Amerikano, inantong yawa. They keep on worrying, sabi ko. You worry, how many? Ang napatay ng pulis, pati military. Bakit ako hindi ako napatayan ng sundalo, pati pulis? I lost 32 policemen. Ang military, it's about 56. Drug-related raids sa Mindanao. Maraming drugad, or yun ang gasolina nila sa terrorism. And maote is IS. They have pledged allegiance to. Pati hindi ang away dyan. Pumasok pa itong isang problema sa druga. Tapos tinuturoan niya tayo, ito namang pasunod-sunod na mga gagong Pilipino, ipagpalit mo yung 4 million ng kababayan, kadugo mo nitong mga kriminal. Wala namang nagawa ito. Pinapakain mo. Ano bang kasalanan ng nanay pati tatay nito? What have they done to you to deserve such kind of... Gawain mo yung anak nila parang gago na. And there's a certain point in the use of drugs. Beyond that, pag nag-shrink ang brain, rehab is no longer possible. So I have been out of the 4 million at the liberal computation, bigyan mo lang ako ng 1 million na buang na. Anong gawain ko dyan sa mga yan? Gawain kong fertilizer. Magawa ko sa Mindanao yan dito. Hindi kayo magsumbong. Ayan ang problema natin. So, I'm not saying na you obey me. Far from it actually. So kung may problema tayo, tsaka may binitawan ako na salita, kindly ponder on it. Sleep on it. Tulugan ninyo at isipin ninyo. Hindi ko na kayo kailangan bulahin. I'm good for 6 years and that's it. And ang gusto ng Bicol, ang gusto ng Mindanao, and ang mga Moro, lahat, they want a federal setup. Kasi pag ganito, ang appointment ng sekretary ninyo o inyong register of this, manggaling pa sa opisina ko. Kaya itong kamay ko, nanigas na ito, hindi sa arthritis, sa kakapirma. Dito ko na hinawakan yung bullpen na gano'n. You know, I have to sign initially appointment 1,600. Yan ang dapat palitan ninyong sistema. But I assure you, at sinasabi ko kay Dante, the exponents dito, if after 6 years ako, but if after 3 years, nandyan na yung federal setup, pag binuto ninyo yan, my advice is ibuto ninyo yan, you will never find peace in Mindanao or the entire country.
pag hindi niya binigayan. Wala talagang katapusan, believe me. Tagaroon ako. Tagaroon ako. Doon ako lumaki. Pag hindi yan, pati Bicol would still magulo. But if you can have it in 4 or 3 or 2, then pag mag-election na, may presidente yan, I will gladly step down. You have my word. If you can craft a constitution of federal in 2 years, we should begin by next year. After 2 years, meron yan at mapiplibisito, magre-resign na ako. I will not tarry. I'll give up the... Nga, kung tanongin ninyo ako, Duterte, maligaya ka ba sa pagka-presidente mo? Sagutin ko kayo. Kayo na mag-intindi. Hindi ko kailangan itong trabahong ito. Pero magtrabaho ako. Kasi hinirang ninyo ako. Pero kung sabihin mo, maligaya ako. Ito ang sagot ko sa inyo. Hindi ko kailangan itong trabaho ito. Yun lang. Pero kami magtrabaho. Walang problema yan. At lahat ng ano. I promised you, hindi kayo nakinig sa akin dito. Totoo, hindi na ako napunta dito. Walang korupsyon. Sigurado yan. Sigurado yan. Brad nga namin, no? Dalawang immigration. Brad namin ni Judge Clavicillo. Taga San Beda. Binunisit ko. Talagang pinaalis ko. ERC. How can I trust them with fixing the rates kung magkano bayaran natin kung corrupt itong mga yawa na ito? So sabi ko, umalis kayo dyan. Add orders. LFTRB yung regulatory bodies, yung tigawa ng mga lisensya. 92. Hindi ko lang pinapabulis. Para wala ng padrama lang yan. Talaga, tanggalin ko baski sino. Sa executive department, there will be no corruption. And I will stop drugs hanggang saan makaya ko. Talagang tatapusin, walang makatapos nito. Pagka ngayon, kanya-kanya na federal, everybody's concerns, yun mo. Kanya-kanya, problema nyo. Then I leave you with something that is really very, very heavy. Yan lang, pati criminality. Diyan sa Mindanao na yan, ako ayaw kong pumatay. Ayaw kong makipag-away ng Pilipino. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, don't force my hand into it. Ako ayaw ko, I am not begging, but I'm maybe pleading for everybody ito. Sa drugs, itong mga Amerikano, itong maingay, simple lang. Gusto ninyong walang patay, o di puntahan ninyo yan sila lahat. Alam ninyo dyan sa lahat ng barangay. Wala mga kaibang trabaho. Mayaman kayo. Go to them, man. Pahintuin mo sila. Pag maghinto sila, wala nang pataya. Pero habang nandyan sila, to the last day of my, however long or short, I may be there. Pag presidente pa ako, until the last pusher is out of the streets. Until the last drug lord is killed. Talagang papatayin kita. Mga ina nyo, kayo ang ano. Kagaya nung sa Cebu, sa San Juan. Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung ganun karami isang bahay na Cebu, talagang papatayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. Yung mga drug lord na isang warehouse, isang bahay puno ng droga, di saan yan pupunta? May mga anak ninyo, Pilipino, anong gawin? Gawin lang alipin. Alipin nila para pag magkapera sila. Ngayon, magninegosyo na rin ng kanya yon, maghahanap ng biktima para sa kanya. So he has to sell to survive. So what happens to the country? It goes to the dogs. Huwag sa panahon ko. Huwag naman. Kasi, kisihuda kung anong ibigay ng Diyos sa akin yan. Hindi ako hinto na.
Basta kami magtrabaho. Kagaya ngayon, nandito kami. Trabaho lahat yan. Huwag kayong mag-alala, walang corruption yan. We will give you. If you have 50 million, I may add another 50 million or 100 million. Basta walang corruption. And it's all yours. Huwag ba na? $1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang corruption yan. Mag-corrupt dito, so, pagkakinorap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sa labas. Oh. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Mag-kidnap ka ng tao. I-check. Magbigay na, tapos patayin mo pa rin. Ano klase? Ano, kriminal, ganun? Kidnap ka ng babae, babae pa, tapos magbigay na yung mga magulang. Ipapatayin mo pa, rapein mo pa, di, tapon kita. Baba lang naman. Hindi ba taas? Kasi kung sa kabaan, kasi baka makaroon ka pa ng pako. Yan, tamantama lang yung hindi marinig yung bagsak. At totoo, ganun ang lingwahe ko. Kasi ganun talaga ang pagkatao ko. Ayaw ninyo. Pasensya. So that is the... Ako po'y pupunta na. May seremonya kasi dyan. Ceremonial gift giving. You know, I am not really up to it. Ayaw ko yung may mga television, magpadrama ako na magbigay-bigay. Dalayan namin dito, kung sino yung disaster dito, ikaw magbigay. Huwag mong itapon sa akin yan, kaiba ang trabaho ko. Kung baga paano, tumatayo yung balahibo ko, nakukurnihan. Pamadrama, panahon ng ilibaske, panahon ng eleksyon, di ko ginagawa. Di ko ginagawa sa amin yan. Trabaho nila, di, sinong, ano ba yan, tinda o? Well, anyway, I have to take off. It's getting late. It's getting dark. I hope that I'd be still around to make another visit. Huwag naman sana yung may typhoon. But just an ordinary visit just to say hello to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after. But may problema ako sa Mindanao. Paputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagisan sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians. So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs and they conducted an investigation and the police and the military and they told us it was drug-related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon yung maote. You better watch out for this. They are driven by Cebu. So ang panggasto nila sa gera is really producing Cebu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac,
and itong sa statistics ng military pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So sinama ko sila, si Piñol was the former governor of North Cotabato. He's the secretary of agriculture. He has with him immediately seeds for planting again. Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang Pagcor has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left to do only a maintenance and operating expenses for the office of the president and of course its allied agencies. But this year, meron siguro akong may idagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, manang nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department. He's making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Tagiwalong, Department of Social Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako kayong pumunta doon at kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then, nandito po si Secretary Alcuse. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Lieutenant General Eduardo Anyo. He's the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Ang pinakahipin nila. Humabol siguro. But he was with me. Of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte. I would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito.
yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Miss Bermejo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I gave to the other places, alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas, ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are northered and cultured by the hot and air current, wind currents, andyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer, mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for, yung mga targets just to impress people. Ayaw ko ng ganon. So, ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw. Okay. Ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo, Philippines. Ha? And I know that I have to develop the country even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So, we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng... Ano, magmura pa. Gusto nila... Sabi ko saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sa ila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are, Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila... ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, O sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulok, iipitin ka namin dito. No? So it's, I don't know, pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, alam mo naman mga NGOs sa Pilipinas, bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute. Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Eh, lalo na mag-contribute. Sabi ko, well, that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful ones. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at
Every time na may gusto sila, at malaman nila nagre-resist ka, nag-iinsulto kung ano-ano human rights. Look, human rights, 4 million addicts spread all out throughout the country. Ito ang ginawa nito sa mga inyan. Ginawa nilang alipin ang kapwa-tao nila. Hindi sa slaves. They are reduced to being slaves. Not to their fellow men, but to drugs. Alipin nila yan. Yan ang nakahindi ko matanggap. Yan ang away ko sa human rights. 4 million, sabi nilang itong Amerikano, inantong yawa. They keep on worrying, sabi ko. You worry, how many? Ang napatay ng police, pati military. Bakit ako hindi ako napatayan ng sundalo, pati police? I lost 32 policemen. Ang military, it's about 56. Drug-related raid sa Mindanao. Maraming druga doon. Yun ang gasolina nila sa terrorism. And maote is IS. They have pledged allegiance to. At hindi ang away niyan. Pumasok pa itong isang problema sa druga. Tapos tinuturoan niya tayo, ito namang pasunod-sunod na mga gagong Pilipino, ipagpalit mo yung 4 million ng kababayan, kadugo mo nitong mga kriminal. Wala namang nagawa ito. Pinapakain mo. Ano bang kasalanan ng nanay pati tatay nito? What have they done to you to deserve such kind of... Gawin mo yung anak nila parang gago na. And there's a certain point in the use of drugs. Beyond that, pag nag-shrink ang brain, rehab is no longer possible. So I have been out of the 4 million at the liberal computation, bigyan mo lang ako ng 1 million na buang na. Anong gawin ko dyan sa mga yan? Gawin kong fertilizer. Magawa ko sa Mindanao yan dito. Hindi kayo magsumbong. Ayan ang problema natin. So, I'm not saying na you obey me. Far from it actually. So kung may problema tayo, tsaka may binitawan ako na salita, kindly ponder on it. Sleep on it. Tulugan ninyo at isipin ninyo. Hindi ko lang kayo kailangan bulahin. I'm good for 6 years and that's it. And, ang gusto ng Bicol, ang gusto ng Mindanao, and ang mga Moro, lahat, they want a federal setup. Kasi pag ganito, ang appointment ng sekretary ninyo o inyong register of this, manggaling pa sa opisina ko. Kaya itong kamay ko, nanigas na ito, hindi sa arthritis, sa kakapirma. Dito ko na hinawakan yung bullpen na gano'n. You know, I have to sign initially appointment 1,600. Yan ang dapat palitan ninyong sistema. But I assure you, at sinasabi ko kay Dante, the exponents dito, if after 6 years ako, but if after 3 years, nandyan na yung federal setup, pag binuto ninyo yan, my advice is ibuto ninyo yan, you will never find peace in Mindanao or the entire country pag hindi niyo binigay yan. Wala talagang katapusan, believe me. Tagaroon ako. Doon ako lumaki. Pag hindi yan, pati Bicol would still magulo. But if you can have it in 4 or 3 or 2, then pag mag-eleksyon na, kaya may presidente yan, I will gladly step down. You have my word. If you can craft a constitution na federal in 2 years, we should begin by next year. After 2 years, meron yan at mapiplebisito, magre-resign na ako. I will not tarry. I'll give up the... Nga, kung tanongin ninyo ako,
Duterte, maligaya ka ba sa pagka-presidente mo? Sagutin ko kayo. Kayo na mag-intindi. Hindi ko kailangan itong trabahong ito. Pero magtrabaho ako. Kasi hinirang ninyo ako. Pero sabahin mo, maligaya ako. Ito ang sagot ko sa inyo. Hindi ko kailangan itong trabaho ito. Yun lang. Pero kami magtrabaho. Walang problema yan. At lahat ng ano. I promise you, hindi kayo nakinig sa akin dito. Totoo, hindi na ako napunta dito. Walang korupsyon. Sigurado yan. Sigurado yan. Ah, brad nga namin, no? Dalawang immigration. Brad namin ni Judge Clevisillo. Taga San Beda. Binulisit ko. Talagang pinaalis ko. ERC. How can I trust them with fixing the rates kung magkano bayaran natin kung corrupt ito mga yawa na ito? So sabi ko, umalis kayo dyan. Add orders. LFTRB yung regulatory bodies, yung tigawa ng mga lisensya. 92. Hindi ko na pinapabulis. Para wala ng padrama lang yan. Talaga, tanggalin ko baski sino. Sa executive department, there will be no corruption. And I will stop drugs hanggang saan makaya ko. Talagang tatapusin, walang makatapos nito. Pag ngayon, kanya-kanya na federal, everybody's concerns, yun mo. Kanya-kanya, problema nyo. Then I leave you with something that is really very, very heavy. Yan lang, pati criminality. Diyan sa Mindanao na yan, ako ayaw kong pumatay. Ayaw kong makipag-away ng Pilipino. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, don't force my hand into it. Ako ayaw ko, I am not begging, but I'm maybe pleading for everybody ito. Sa drugs, itong mga Amerikano, itong maingay, simple lang. Gusto ninyong walang patay, o ripuntahan ninyo yan sila lahat. Alam ninyo dyan sa lahat ng barangay. Wala man kayo ibang trabaho, mayaman kayo. Go to them, pahintuin mo sila. Pag maghinto sila, wala nang pataya. Pero habang nandyan sila, to the last day of my, however long or short, I may be there. Pag presidente pa ako, until the last pusher is out of the streets, until the last drug lord is killed. Talagang papatayin kita. Mga ina nyo, kayo ang ano. Kagaya nung sa Cebu, sa San Juan. Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung ganun karami isang bahay na Cebu, talagang papatayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. Yung mga drug lord na isang bahay puno ng droga, di saan yan pupunta? May mga anak niya. Pilipino, gawin. Gawin lang, alipin. Alipin nila para pag magkapera sila. Ngayon, magninegosyo na rin ang kanya yon. Maghanap ng biktima para sa kanya. So he has to sell to survive. So what happens to the country? It goes to the dogs. Huwag sa panahon ko. Huwag naman. Kasi, kisihuda kung anong ibigay ng Diyos sa akin yan. Hindi ako hinto na. Basta kami magtrabaho. Kagaya ngayon, nandito kami. Trabaho lahat yan. Huwag kayo mag-alala, walang korupsyon yan. We will give you. Yes, 50 million, I may add another 50 million or 100 million. Basta walang korupsyon. And it's all yours. Huwag ka ba na? $1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang corruption yan. Mag-corrupt dito, pagkakinorrupt mo yan, kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sa labas. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Mag-kidnap ka ng tao,
I-check. Magbigay na, tapos patayin mo pa rin. Ano klase? No, kriminal, ganun. Kidnap ka ng babae, babae pa, tapos magbigay na yung mga magulang. Ipapatayin mo pa, rapein mo pa, di tapon kita. Baba lang naman. Hindi ba taas? Kasi kung sa kabaan, kasi baka makaroon ka pa ng pako. Yan, tamang-tama lang yan, hindi marinig yung bagsak. Ito to. Ganon ang lingwahe ko. Kasi ganon talaga ang pagkatao ko. Ayaw ninyo. Pasensya. That is the... Ako po'y pupunta na. May seremonya kasi dyan. Ceremonial gift-giving. You know, I am not really up to it. Ayaw ko yung may mga television, magpadrama ako na magbigay-bigay. Dalaya namin dito, kung sino yung disaster dito, ikaw magbigay. Huwag mong itapon sa akin yan, kaiba ang trabaho ko. Kung paano, tumatayo yung balahibo ko, nakukurnihan. Pamadrama, panahon ng ilibaske, panahon ng eleksyon, di ko ginagawa. Di ko ginagawa sa amin yan. Baho nila, di, sinong, ano ba yan, tinda o? Well, anyway, I have to take off. It's getting late. It's getting dark. I hope that I'd be still around to make another visit. Huwag naman sana yung may typhoon. But just an ordinary visit, just to say hello to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after. But may problema ako sa Mindanao. Paputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagisan sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians. So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs and they conducted an investigation and the police and the military and they told us it was drug related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon yung maote. You better watch out for this. They are driven by Cebu. So, ang panggasto nila sa gera is really producing Cebu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So, it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac, and itong sa statistics ng military, pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So, sinama ko sila, si Piñol, was the former governor of North Cotabato. He's the Secretary of Agriculture. He has with him immediately seeds for planting again.
Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang pag corn has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left to do only a maintenance and operating expenses for the office of the president. And of course, it's allied agencies. But this year, meron siguro akong maidagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department is making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Taguiwalong, Department of Social Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako kayong pumunta doon at kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then, nandito po si Secretary Alcosi. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Secretary, we have Lieutenant General Eduardo Anyo. He's the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ang pinakahipin nila. Humabol siguro. But he was with me. Of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte. I would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito. Yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Ms. Bermejo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I gave to the other places. Alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas.
ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are northered and cultured by the hot and air current, wind currents, andyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer. Mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for yung mga targets just to impress people. Ayaw ko ng ganon. So ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw kahit ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo, Philippines. Ha? And I know that I have to develop the country even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So, we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng... Ano, magmura pa. Gusto nila... Sabi ko saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are, Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila... ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, O sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulukan, iipitin ka namin dito. No? So it's, I don't know. Pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, alam mo naman yung NGOs sa Pilipinas, bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute. Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Eh, lalo na mag-contribute. Sabi ko, well, that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful one. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at every time na may gusto sila, at malaman nila nagre-resist ka, nag-iinsulto kung ano-ano human rights. Look, Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after.
But may problema ako sa Mindanao. Paputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagisan sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians. So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs, and they conducted an investigation, and the police and the military, and they told us it was drug-related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon niyang maote. You better watch out for this. They are driven by Cebu. So ang panggasto nila sa gera is really producing Cebu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac, and itong statistics ng military pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So sinama ko sila, si Piñol was the former governor of North Cotabato. He's the Secretary of Agriculture. He has with him immediately seeds for planting again. Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang Pagcor has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta, na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left with only a maintenance and operating expenses for the office of the president. And of course, its allied agencies. But this year, meron siguro akong maidagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, manang nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department is making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Tagiwalong, Department of Social
Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako kayong pumunta doon at kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then, nandito po si Secretary Alcuse. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Secretary, we have Lieutenant General Eduardo Anyo. He is the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ang pinakahipin nila. Humabol siguro. But he was with me. Si well, of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte. Would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito. Yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Ms. Bermejo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I gave to the other places, alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas, ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are northered and cultured by the hot and air current, wind currents, andyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer, mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for yung mga targets just to impress people. Ayaw ko nang ganon. So ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw kay ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo, Philippines ha. And I know that I have to develop the country, even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng magmura pa. Gusto nila. Sabi ko saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sa ila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are
I think Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, O sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulukan, iipitin ka namin dito. No? So it's, I don't know. Pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, alam mo naman mga NGOs sa Pilipinas, bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute. Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Eh, lalo na mag-contribute. Sabi ko, well that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful one. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at every time na may gusto sila, at malaman nila nagre-resiskan, nag-iinsulto kung ano-ano human rights. Human rights. 4 million addicts spread all out throughout the country. Ito ang ginawa nito sa mga inangyan. Ginawa nilang alipin ang kapwa-tao nila. Hindi sa slaves. They are reduced to being slaves. Not to their fellow men, but to drugs. Alipin nila yan. Yan ang nakahindi ko matanggap. Yan ang away ko sa human rights. 4 million, sabi lang itong Amerikano, inantong yawa. They keep on worrying, sabi ko. You worry, how many? Ang napatay ng police, pati military. Bakit ako hindi ako napatayan ng sundalo, pati police? I lost 32 policemen. Ng military, it's about 56. Drug-related raids sa Mindanao. Maraming drugad, or yun ang gasolina nila sa terrorism. And maulti is IS. They have pledged allegiance to. At hindi ang away niyan. Pumasok pa itong isang problema sa druga. Tapos tinuturoan niya tayo, ito namang pasunod-sunod na mga gagong Pilipino, ipagpalit mo yung 4 million ng kababayan, kadugo mo nitong mga kriminal. Wala namang nagawa ito. Pinapakain mo. Ano bang kasalanan ng nanay pati tatay nito? What have they done to you to deserve such kind of... Gawain mo yung anak nila parang gago na. And there's a certain point in the use of drugs. Beyond that, pag nag-shrink ang brain, rehab is no longer possible. So I have been out of the 4 million at the liberal computation, bigyan mo lang ako ng 1 million na buang na. Anong gawain ko dyan sa mga yan? Gawain kong fertilizer. Magawa ko sa Mindanao yan dito. Hindi kayo magsumbong. Ayan ang problema natin. So, I'm not saying na you obey me. Far from it actually. So kung may problema tayo, tsaka may binitawan ako na salita, kindly ponder on it. Sleep on it. Tulugan ninyo at isipin ninyo. Hindi ko na kayo kailangan bulahin. I'm good for 6 years and that's it. And ang gusto ng Bicol, ang gusto ng Mindanao, and ang mga Moro, lahat, they want a federal setup. Kasi pag ganito, ang appointment ng sekretary ninyo o inyong register of this, manggaling pa sa opisina ko. Kaya itong kamay ko, nanigas na ito, hindi sa arthritis, sa kakapirma. Dito ko na hinawakan yung bullpen na gano'n. You know, I have to sign initially appointment 1,600. Yan ang dapat palitan ninyong sistema. But I assure you,
At sinasabi ko kay Dante, the exponents dito, if after 6 years ako, but if after 3 years, nandyan na yung federal setup, pag binuto ninyo yan, my advice is ibuto ninyo yan, you will never find peace in Mindanao or the entire country pag hindi ninyo binigay yan. Wala talagang katapusan, believe me. Tagaroon ako. Doon ako lumaki. Pag hindi yan, pati Bicol would still magulo. But if you can have it in 4 or 3 or 2, then pag mag-election na, may presidente yan, I will gladly step down. You have my word. If you can craft a constitution na federal in 2 years, we should begin by next year. After 2 years, meron yan at mapiplibisito, magre-resign na ako. I will not tarry. I'll give up the... Nga, kung tanongin ninyo ako, Duterte, maligaya ka ba sa pagka-presidente mo? Sagutin ko kayo. Kayo na mag-intindi. Hindi ko kailangan itong trabahong ito. Pero magtrabaho ako. Kasi hinirang ninyo ako. Pero kung sabihin mo, maligaya ako. Ito ang sagot ko sa inyo. Hindi ko kailangan itong trabaho ito. Yun lang. Pero kami magtrabaho. Walang problema yan. At lahat ng ano. I promised you, hindi kayo nakinig sa akin dito. Totoo, hindi rin ako napunta dito. Walang korupsyon. Sigurado yan. Sigurado yan. Brad nga namin, no? Dalawang immigration. Brad namin ni Judge Clevisillo. Taga San Beda. Binunisit ko. Talagang pinaalis ko. ERC. How can I trust them with fixing the rates kung magkano bayaran natin kung corrupt itong mga yawa na ito? So sabi ko, umalis kayo dyan. Add orders. LFTRB yung regulatory bodies, yung tigawa ng mga lisensya. 92. Hindi ko lang pinapabulis. Para wala ng padrama lang yan. Talaga, tanggalin ko baski sino. Baski sino. Sa executive department, there will be no corruption. And I will stop drugs hanggang saan makaya ko. Talagang tatapusin, walang makatapos nito. Pagka ngayon, kanya-kanya na federal, everybody's concerns, yun mo. Kanya-kanya, problema nyo. Then I leave you with something that is really very, very heavy. Yan lang, pati criminality. Diyan sa Mindanao na yan. Ako ayaw kong pumatay. Ayaw kong makipag-away ng Pilipino. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, don't force my hand into it. Ako ayaw ko. I am not begging, but I'm maybe pleading for everybody ito. Sa drugs, itong mga Amerikano, itong maingay, simple lang. Gusto ninyong walang patay, o ripuntahan ninyo yan sila lahat. Alam ninyo dyan sa lahat ng barangay. Wala man kayo ibang trabaho, mayaman kayo. Go to them, pahintuin mo sila. Pag maghinto sila, wala nang pataya. Pero habang nandyan sila, to the last day of my, however long or short, I may be there. Pag presidente pa ako, until the last pusher is out of the streets, until the last drug lord is killed. Talagang papatayin kita. Mga ina nyo, kayo ang ano. Kagaya nung sa Cebu, sa San Juan. Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung ganun karami isang bahay na Cebu, talagang papatayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. Yung mga drug lord na isang warehouse, isang bahay puno ng droga, di saan niyang pupunta? May mga anak ninyo. Pilipino, anong gawin?
gawin lang alipin. Alipin nila para pag magkapera sila. Ngayon, magninegosyo na rin ang kanya yon. Maghahanap ng biktima para sa kanya. So he has to sell to survive. So what happens to the country? It goes to the dogs. Huwag sa panahon ko. Huwag naman. Kasi kisihuda kung anong ibigay ng Diyos sa akin. Hindi ako hinto na. Basta kami magtrabaho. Kagaya ngayon, nandito kami. Trabaho lahat yan. Huwag kayo mag-alala, walang corruption yan. We will give you. Yes, 50 million, I may add another 50 million or 100 million. Basta walang corruption. And it's all yours. Huwag ba na? $1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang corruption yan. Mag-corrupt dito, pagkakinorap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sa labas. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Mag-kidnap ka ng tao. Mag-i-check. Magbigay na, tapos patayin mo pa rin. Ano klase? Kriminal, ganun. Kidnap ka ng babae, babae pa, tapos. Magbigay na yung mga magulang. Ipapatayin mo pa, rapein mo pa, di tapon kita. Baba lang naman. Hindi ba taas? Kasi kung sa kabaan, kasi baka makaroon ka pa ng pako. Yan, tamantama lang yung hindi marinig yung bagsak. At totoo, ganun ang lingwahe ko. Kasi ganun talaga ang pagkatao ko. Ayaw ninyo. Pasensya. That is the... Ako po'y pupunta na. May seremonya kasi dyan. Ceremonial gift giving. You know, I am not really up to it. Ayaw ko yung may mga television, magpadrama ako na magbigay-bigay. Dalayan namin dito, kung sino yung disaster dito, ikaw magbigay. Huwag mong itapon sa akin yan, kaiba ang trabaho ko. Kung baga paano, tumatayo yung balahibo ko, nakukurnihan. Pamadrama, panahon ng ilibaske, panahon ng eleksyon, di ko ginagawa. Di ko ginagawa sa amin yan. Trabaho nila, di, sinong, ano ba yan, tinda o? Well, anyway, I have to take off. It's getting late. It's getting dark. I hope that I'd be still around to make another visit. Huwag naman sana yung may typhoon. But just an ordinary visit, just to say hello to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Secretary Piñol of the Department of Agriculture. Hindi na lang ako magdrama kasi... I have to fly out before hindi rated ang airport ninyo for night flying. So I have to be back in Davao. I wanted to be here the day after. But may problema ako sa Mindanao. Paputok ng yung simbahan doon. While the priest was lecturing about extrajudicial killing, hinagisan sa tuloy ng Granada. So I had to go there and to be with the people, at least to, you know, kasi ang Mindanao, there are the Muslims and there are the Christians. So you have to find out immediately what's the cause. So you'd be able to say something to the people para pangkalma. So it was good that we had the cooperation also of the NPAs, and they conducted an investigation, and the police and the military, and they told us it was drug-related. Ang Mindanao kasi, ang terrorism doon yung maote,
you better watch out for this. They are driven by Shabu. So, ang panggasto nila sa gera is really producing Shabu and throw it everywhere in the Philippines. That's why we are in a bind. So, it was only today, sabi ko na maglipad na ako dito because yung lugar ninyo, Virac, and itong sa statistics ng military pati sa lahat, ang inyo ang pinaka. So, sinama ko sila, si Piñol, was the former governor of North Cotabato. He's the Secretary of Agriculture. He has with him immediately seeds for planting again. Yes, meron naman akong ano, he has the money, corn and pati rice, and he has about 50 million to give you. Titignan ko lang, if needed, then I might add something to it. Mabuti na lang pag Cor has an earning, a very good one this year, so may makadiskarte ako sa tulong sa tao. I released 1 billion, I remember, para sa mga tao na all over the Philippines, 1 billion, yung may hawak-hawak na reseta na wala naman pambili. Then another million for the idiots, itong mga drug addict, community-based, kasi wala pa akong pera na paggawa ng malalaking rehab. It's obvious, I became president midterm. I am operating on a budget that was not prepared by me but by my predecessor. A budget which was prepared the other year for implementation this year. Kalahati o ng taon yung akin, nag-bottoms up. So, inubos talaga. I was left to do only a maintenance and operating expenses for the office of the president, and of course its allied agencies. But this year, meron siguro akong maidagdag sa inyo kung sakali man. We have the seeds immediately. Maibigay na kaagad ni Secretary Piñol, and I said a little money. That's about 50 million. Tignan ko din, I can add. Then, nandito po si Secretary Briones. I really ask her to, kasi ang isa sa mga problema, you know, I've been mayor for Davao City for 23 years. Kaya alam ko yung disaster, mga eskwelahan. So, the thing is, after whatever it is, catastrophe, war, sunog, calamity, is really to go back immediately to the normal ways. Huwag na tayong maghintay and wallow in self-pity, nakakaawa tayo. Balik na kaagad tayo kinabukasan. We return to normalcy ASAP, as soon as possible. Then, of course, I have si Secretary Delphine Lorenzana sa Defense Department is making the assessment overall. And nandito po si Secretary Judy Taguiwalo, Department of Social Welfare and Development. Siya yung nabigyan ko sa 1 billion. And yung may mga resita lahat-lahat, all you have to do, because I release it the other week, pwede na ako yung pumunta doon. At kung hospital, utangin na lang natin. Pag wala na tayo kabayad, sirahan natin ang hospital para wala nang problema. Then, nandito po si Secretary Alcuse. So, nandito siya because I know yung electric ninyo. So, ang order ko sa kanya as soon as possible. But give us a little bit of time, leeway to get things done. Pero at least nandito na kami. We have Lieutenant General Eduardo Anyo.
He is the chief of staff of the armed forces of the Philippines ang pinakahipin nila. Humabol siguro nun. But he was with me. Well, of course, si Governor Miguel Luis Villafuerte. Would like to assure you that we are here to help. Nothing more. Wala na akong ibang pinuntahan dito. Yung aming trabaho lang. Purely trabaho. So, si Miss Bermejo, the provincial disaster. So, mga kababayan ko, ang masasabi ko lang ganito, just like the message that I have, that I gave to the other places, alam mo itong inyong lugar, kumbaga bahay ang Pilipinas, ang unang bintana sa Pacific where the typhoons are northered and cultured by the hot and air current, wind currents, nandyan sa Pacific Ocean. Now, the reason why mas matindi ngayon is because the Earth is, planet Earth is getting warmer, mas malaki ang singaw ng tubig. So, mas mabigat ang moisture sa itaas, pati nasira daw, sabi nila, dahil sa climate change. Many years ago, sinabihan na tayo na it's coming. But we kept on cutting the trees and all together, everybody joined in the fray. Pati yung buga-buga ng mga factory. But you know, yung climate change, one of the things that really affected mankind was yung itong mga factory. 0.00 tayo dyan eh. 0.04 ata ang ating ano. And our plan is to cut it by 73%. That's pretty ambitious, but di natin kaya. Salita lang. So I hope that my government would really stick to kung ano ang reality pati doable. I do not go for, yung mga targets just to impress people. Ayaw ko ng ganon. So, ang itong climate change na sinasabi nila, may ayaw. Okay, ito yung kausa ngayon eh. The reason why I did not agree to it was simply walang sanksyon. Ito, usapan natin ngayon, ito ha, itong limit mo, Philippines ha. And I know that I have to develop the country even how little in my 6 years. Kasi kailangan ko ng trabaho para sa tao. So I'm inviting everybody, including Japan. And naturally, ang development ng mga foreigners is always makina. Kung naman pupunta dito, mag-araro yung mga yan. So we would need a little bit of an elbow room to move. Eh, gusto kasi ng magmura pa. Gusto nila. Sabi ko saan ang sanksyon? Kasi pag ang Amerika inipit mo, talagang iipitin ka. Monetary fund, mga utang natin sa ila, they will just call it good. And marami silang pamak. Tayo, we are, Secretary Lorenzana of the Defense Department and John Anyo is here. Kung sila ang hindi maniwala, walang problema. Eh sabihin lang sa atin, sige, may violation kami, anong gusto mo? Pero tayo, Andre, huwag kang maglukulok, iipitin ka namin dito. No? So it's, I don't know. Pinirmahan ko na lang kasi yung mga NGOs, alam mo naman yung NGOs sa Pilipinas, sa bright, mas bright pa sa iyo. Mas bright pa sa presidente. So, sige. Pinirmahan ko na lang. Pati yung sabi lang, that 50 billion, hindi nakalagay sa treaty kung sino mag-contribute.
Eh, Amerikano hindi nakakabayad nga sa fees niya sa UN. Lalo na mag-contribute. Sabi ko, well, that was the that was my own reservations about the climate change. It was not because I really did not want to sign it, but it was lopsided in favor of the powerful one. Kaya ako may alitan kami sa Amerikano at every time na may gusto sila, at malaman nila nagre-resist ka, nag-iinsulto kung ano-ano human rights, look, human rights, 4 million addicts spread all out throughout the country. Ito ang ginawa nito sa mga inangyan. Ginawa nilang alipin ang kapwa-tao nila. Hindi sa slaves. They are reduced to being slaves, not to their fellow men, but to drugs. Alipin nila yan. Yan ang nakahindi ko matanggap. Yan ang away ko sa human rights. 4 million, sabi nilang itong Amerikano, inantong yawa. They keep on worrying, sabi ko. You worry, how many? Ang napatay ng pulis, pati military. Bakit ako hindi ako napatayan ng sundalo, pati pulis? I lost 32 policemen. Ng military, it's about 56. Drug-related raids sa Mindanao. Maraming drugad, or yun ang gasolina nila sa terrorism. And maote is IS. They have pledged allegiance to. But hindi ang away dyan. Pumasok pa itong isang problema sa druga. Tapos tinuturoan niya tayo, ito namang pasunod-sunod na mga gagong Pilipino, ipagpalit mo yung 4 million ng kababayan, kadugo mo nitong mga kriminal. Wala namang nagawa ito. Pinapakain mo. Ano bang kasalanan ng nanay pati tatay nito? What have they done to you to deserve such kind of... Gawain mo yung anak nila parang gago na... And there's a certain point in the use of drugs. Beyond that, pag nag-shrink ang brain, rehab is no longer possible. So I have been out of the 4 million at the liberal computation, bigyan mo lang ako ng 1 million na buang na. Ang anong gawain ko dyan sa mga yan? Gawain kong fertilizer. Magawa ko sa Mindanao yan dito. Hindi kayo magsumbong. Ayan ang problema natin. So, I'm not saying now, you obey me. Far from it actually. So kung may problema tayo, tsaka may binitawan ako na salita, kindly ponder on it. Sleep on it. Tulugan ninyo at isipin ninyo. Hindi ko na kayo kailangan bulahin. I'm good for 6 years and that's it. And, ang gusto ng Bicol, ang gusto ng Mindanao, and ang mga Moro, lahat, they want a federal setup. Kasi pag ganito, ang appointment ng sekretary ninyo o inyong register of this, manggaling pa sa opisina ko. Kaya itong kamay ko, nanigas na ito, hindi sa arthritis, sa kakapirma. Dito ko na hinawakan yung bullpen na gano'n. You know, I have to sign initially appointment 1,600. Yan ang dapat palitan ninyong sistema. But I assure you, at sinasabi ko kay Dante, the exponents dito, if after 6 years ako, but if after 3 years, nandyan na yung federal setup, pag binuto ninyo yan, my advice is ibuto ninyo yan, you will never find peace in Mindanao or the entire country pag hindi ninyo binigay yan. Wala talagang katapusan, believe me. Tagaroon ako. Doon ako lumaki. Pag hindi yan, pati Bicol would still magulo. But if you can have it in 4 or 3 or 2, then pag mag-eleksyon na, may presidente yan,
I will gladly step down. You have my word. If you can craft a constitution of federal in 2 years, we should begin by next year. After 2 years, meron yan at mapiplibisito, magre-resign na ako. I will not tarry. I'll give up the... Nga, kung tanungin ninyo ako, Duterte, maligaya ka ba sa pagka-presidente mo? Sagutin ko kayo. Kayo na mag-intindi. Hindi ko kailangan itong trabahong ito. Pero magtrabaho ako. Kasi hinirang ninyo ako. Pero sa bahay mo, maligaya ako. Ito ang sagot ko sa inyo. Hindi ko kailangan itong trabaho ito. Yun lang. Pero kami magtrabaho. Walang problema yan. At lahat ng ano. I promised you, hindi kayo nakinig sa akin dito. Totoo, hindi na ako napunta dito. Walang korupsyon. Sigurado yan. Sigurado yan. Brad nga namin, no? Dalawang immigration. Brad namin ni Judge Clavicillo. Taga San Beda. Binunisit ko. Talagang pinaalis ko. ERC. How can I trust them with fixing the rates kung magkano bayaran natin kung corrupt ito mga yawa na ito? So sabi ko, umalis kayo dyan. Add orders. LFTRB yung regulatory bodies, yung tigawa ng mga lisensya. 92. Hindi ko lang pinapabulis. Para wala ng padrama lang yan. Talaga, tanggalin ko baski sino. Sa executive department, there will be no corruption. And I will stop drugs hanggang saan makaya ko. Talagang tatapusin, walang makatapos nito. Pagka ngayon, kanya-kanya na federal, everybody's concerns, yun mo. Kanya-kanya, problema nyo. Then I leave you with something that is really very, very heavy. Yan lang, pati criminality. Diyan sa Mindanao na yan, ako ayaw kong pumatay. Ayaw kong makipag-away ng Pilipino. Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, don't force my hand into it. Ako ayaw ko, I am not begging, but I'm maybe pleading for everybody to. Sa drugs, itong mga Amerikano, itong maingay, simple lang. Gusto ninyong walang patay, o ripuntahan ninyo yan sila lahat. Alam ninyo dyan sa lahat ng barangay. Wala mga kaibang trabaho, mayaman kayo. Go to them, man. Pahintuin mo sila. Pag maghinto sila, wala nang pataya. Pero habang nandyan sila, to the last day of my, however long or short, I may be there. Pag presidente pa ako, until the last pusher is out of the streets, until the last drug lord is killed. Talagang papatayin kita. Mga ina nyo, kayo ang ano. Kagaya nung sa Cebu, sa San Juan. Maswerte sila, wala ako sa Manila. Kung ganun karami isang bahay na Cebu, talagang papatayin kita. Huwag na tayo magdrama. Ako mismo, ako ang babaril kung walang ibang magbaril. Yung mga drug lord na isang warehouse, isang bahay puno ng droga, di saan yan pupunta? May mga anak ninyo. Pilipino, anong gawin? Gawin lang alipin. Alipin nila para pag magkapera sila. Ngayon, magnidigosyo na rin ang kanya yon. Maghanap ng biktima para sa kanya. So he has to sell to survive. So what happens to the country? It goes to the dogs. Huwag sa panahon ko. Huwag naman. Kasi kisihuda kung anong ibigay ng Diyos sa akin yan. Hindi ako hinto na. Basta kami magtrabaho. Kagaya ngayon, nandito kami. Trabaho lahat yan. Huwag kayong mag-alala, walang corruption yan. We will give you. If you have 50 million, I may add another 50 million or 100 million. Basta walang corruption. And it's all yours. Huwag ba na? Standby na quick reaction fund na 1 billion, which you can use.
1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang corruption yan. Mag-corrupt dito, pagkakinorap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sa laba. Nagawa ko naman yun, ma'am. Bakit hindi ko gawin uli? Mag-kidnap ka ng tao, mag-i-check, magbigay na, tapos patayin mo pa rin. Anong klase? Anong kriminal ganun? Kidnap ka ng babae, babae pa, tapos magbigay na yung mga magulang. Ipapatayin mo pa, rapin mo pa, di tapon kita. Baba lang naman. Hindi ba taas? Kasi kung sa kabaan, kasi baka makaroon ka pa ng pako. Yan, tamang-tama lang yan, hindi marinig yung bagsak. At totoo, ganun ang lingwahe ko. Kasi ganun talaga ang pagkatao ko. Ayaw ninyo. Pasensya. So that is the... Ako po'y pupunta na. May seremonya kasi dyan, ceremonial gift-giving. You know, I am not really up to it. Ayaw ko yung may mga television, magpadrama ako na magbigay-bigay. Dalayan namin dito, kung sino yung disaster dito, ikaw magbigay. Huwag mong itapon sa akin yan, kaiba ang trabaho ko. Kung baga paano, tumatayo yung balahibo ko, nakukurnihan. Pamadrama, panahon ng ilibaske, panahon ng eleksyon, di ko ginagawa. Di ko ginagawa sa amin yan. Trabaho nila, di, sinong, ano ba yan, tinda o? Well, anyway, I have to take off. It's getting late. It's getting dark. I hope that I'd be still around to make another visit. Huwag naman sana yung may typhoon. But just an ordinary visit just to say hello to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Roa Duterte.